Sinulog Festival ngayong taon, hindi man singbongga ng mga nakaraan, hindi pa rin talaga matatawaran ang debosyon ng marami sa atin sa Santo Niño. Sa Olanggo Island nga sa Cebu, meron silang sariling dancing Santo Niño. Araw bago ang Sinulog Festival, ang mga tiga-barangay Kauoy sa Olanggo Island sa Lapu-Lapu City sa Cebu napaindak sa galak nang habang pinapaliguan daw nila ang imahen ng Santo Niño sa sabaw ng buko na ginagawa rin nilang pamahid o langis. Ang imahen, di umano, dahan-dahang umikot. Gumewang-gewang na parang nagsasayaw. Na-shock, sir. Walang gumalaw na iba. Biglang umikot tapos maraming sumisigaw. Ito among mga luha, katungod sa among kalipay, nga nagpakita siya milagro na tanaw siya sa mga tao, nga nitanaw, itambong niya. Mula ang Ngasil Port sa Lapu-Lapu City, kailangang sumakay ng fast craft at suungin ang naglalakihang mga alon para marating ang Olanggo Island. Dito, itinuro ang aming team sa isang kapilya kung saan daw nakuhanan ang sinasabing pagsayaw ng Batang Jesus. At hindi raw yun ang unang beses na nagsayaw ito. Nangyari na raw noong taong 2009, bagamat hindi raw nila ito na videohan noon. Hanggang naulit nga raw nito lang nakaraang linggo. Kada tuig na namong buhaton, pero karon mao roy pinakagrabe niyang gipakita sa iyang pagtuyok. Tuwing nalalapit ang sinulog, nakaugalian na raw nilang paliguan ang kanilang ninyo ng sabaw ng buko. Ang ipinampaligo sa imahen, inilalagay sa bote na siyang ipinamimigay nila ng libre sa mga deboto. Paniwala nila ang pampaligo sa ninyo na kagagaling daw kahit pa ng mga malulubhang karamdaman. Ngayon ang doktor na ko nga, kadaghan ining trabahoon sa akong lawas. Ako, bibi, tagailan takos kahimpit nga kayuhan ako. Ako, mawalagad yun ko nimo. Nag-servisyo ko sa parukya. Ito sa hinahinay. Murong na nagangaan akong lawas ba? Ningon ang murong nakakahilis ang bato. Ang imahen, tinawag nilang Santo Niño Kaplag, salitang Bisaya, na ang ibig sabihin, nakita o nahanap. Ang isang dangkal na imahen kasi ng Batang Jesus na gawa sa bato, nakita lang daw nilang hinahampas ng alon sa dalampasigan taong 2008. Sa lalim ng kuweba, nakita ko yung santo. Galing ako sa laot, pagdating ko sa amin, sa baybay, nakita ko siya. Pag-sitit niya sa akin, akala ko kung sino nagsitit. Hindi ko yung pinansin kasi akala ko kung sino yon. Ang imahen, ipinagkatiwala ni Christopher sa tiyahin niyang si Maura. Anak kong ituring ni Maura ang Santo Niño Kaplag. Ingon ko sa kumbata nga, ato ni siya rosaryuhan. Dihan ay panahon nga, kanang natagaka na may ugnobina nga, sang at ito niya nga gigisi. Lain tao nga, di sa makaputog bata. Kaingon na sa ko nga, nasuko ni siya nga, sige lang tang saad o grosaryo na watan tayo ginahimo. 2010, yung primerong lubina niya, hindi ako makaatin. Magtrabaho ako. Pagdating ko sa Lapu-Lapu, hindi ako nakatrabaho dahil makasakit ako. Hiningi ko sa iyo, baby, nga sana hindi na ako makasakit taon-taon. Nag-promise ako sa kanya nga, every lubina niya, hindi na ako alis. Yan ang pangako ko ni Kwan. Simula na nga ako sa kanya. Taon-taon hindi na ako magkasakit.
Sa paniniwalang milagroso ang Santo Niño Kaplag, pinagawan ito ng mga residente ng maliit na kapilya at hindi lang daw sakit ang kaya nitong pagalingin. Pati mga kahilingan, kaya rin daw nitong tuparin. 5 years na mi ba nga nakaanak, then nangayo ko sa mahal nga Senior Santo Niño. But na gyud, nga nanana ko ang grasya. Kinahanglan ko sa mga problema sa akong mga apo nga mokuha og board exam sa Manila, sulat sila. Iyan gipagibutang sa iyan ti Ilang. Ang Ilang gipangayo tumay, nakapasar sila. Ito o mami, kaysa iyan gipakita namong milagro. Naniwala ako ni Bibi nga isaging siyang batang milagroso. Tinanong ng aming team kung papaliguan ba nilang muli ang imahen para maantabayanan kung muli nga itong sasayaw. Pero anila, isang beses lang kada taon nila ito ginagawa. Pero kung ang isang physicist ang tatanungin, madali lang daw ipaliwanag kung bakit parang sumayaw ang imahen. Kasi po kapag may plato po, uneven po yung surface. Kapag uneven po ang surface, ang tendency ng isang body, mag-shift po ang tinatawag nating center of mass. Maaari po yung maging factor kung bakit po gumagalaw yung Santo Niño po natin. Ang maaaring makapekto dyan, kung saan gawa si Santo Niño, gawa daw po sa bato. Iba't ibang klase din po yung mga bato. May mga bato po na lumulubog sa tubig. At may mga bato din po na lumulutang tulad ng pumice. Meron po siyang air pocket sa loob. Kapag less density po kesa dun sa fluid, ang tendency po na isang bagay, lulutang po talaga. Kaya waman sila kasaksis, magduha-duha gid sila pagtuo. Nyawa po may magpugos nila nga totoo sila, katungod po na nila dili matuo. Maski unsa pa siya, nagbarog na siya, naunsa siya diha, basta akong pagtuo, nga di gid matarong para niya. Kahit kung ipoy ana to ang Ginoo, maghari siya diha sa kasing-kasing. The devotion to the Santo Niño ng mga Cebuano started when the arrival of the image of the Santo Niño noong 1521 nang dumating si Ferdinand Magellan dito sa Pilipinas. Mga surviving po na forms of devotion is very culturally embedded. Gaya na lang po ng pagsasayaw, yun ang tinatawag nating sinulog. The very original form of prayer dance. With regard for any forms of alleged miracles through the image, ang simbahan is very cautious about this. Kasi hindi naman lahat ng expressions or manifestation ay agad-agad ay makadiyos. Sa panahon kung kailan para din tayong nakikipagsayawan para maiwasan ang sakit, kanya-kanya rin tayong hanap ng himala. Na magpapaindak sa ating mga puso at magpapatibay din sa ating pananampalataya. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.